magandang araw sa inyo lahat mga kabro. Welcome back to my YouTube channel, Mechanic Mix Style TV. Ngayong araw na ito mga kabro, may i-share naman po ako sa inyo. Bagong video tutorial. Ang issue po ng bus na gagawin natin mga kabro ay manipis na daw ang clutch lining ng kanyang clutch. Kaya ako ibinabaho ang transmission nito. So mamaya ho, ipapakita ko sa inyo mga kabro kung paano ho i-check kung manipis na ang clutch lining ng bus. Mamaya ho, abangan nyo ho. At papalitan ho natin ang clutch component ng bus na ito mga kabro. Bago po yan, shoutout nga pala sa inyong lahat mga kabro, sa mga subscriber at viewers na nanonood sa ating channel. Sana ho hindi ho kayong magsawang manood sa ating mga video tutorial na ginagawa. At sa mga subscriber ho at sa mga viewers ho natin dyan na hindi pa ho nakakapag-subscribe, paki-subscribe naman po ng ating YouTube channel mga kabro. Pakipindot po ang bell notification para ho updated po kayo sa mga video na ating gagawin sa susunod mga kabro. Ang transmission nito mga kabro ay nakababa na nga pala ang transmission nito. Tayo na lang ho ang magtutuloy, tayo na lang ho ang magkakabit ng clutch component. Ang papalitan ho natin dito ay magpapalit ho tayo ng clutch lining at release bearing. Pressure plate din ho, papalitan din ho natin kaya. Pero ang ipapalit ho natin na pressure plate ay surplus ho. Kasi may tama na rin ho ang pressure plate, ang surface ng pressure plate. Pero nyo ang buong video na gagawin natin mga kabro. Isasampa na rin pala natin ang transmission pagkatapos natin maikabit ang clutch component. At ititesting na rin ho natin ang clutch operation kung ayos ho ba o hindi ang ating ginawang pagpalit ng clutch lining. So ayan mga kabro, proceed na ho tayo sa gagawin natin. Ayan mga kabro, ang gagamitin natin sa pagsasampa ng transmission ay chain block. Ito. Ayan ang chain block. Ayan. Sasabit ho natin dito sa tubo ho ito, sasabit ho dyan. At itatali ho yung dulo doon sa baba ng transmission sa gitna. Ayan ho ang gagawin natin mga kabro. Ayan ho, nakarampa na ho ang bus na yan. Kaya medyo maalwan ho ang pagkikilos natin sa ilalim, sa silong ng bus. Ayan ho, nakapaba na ho ang transmission. Ayan naman ang flywheel. Ito yung pressure plate. Ito yung binaba, ito yung tinanggal na luma na pressure plate. May tama na ho. At ito naman ho, ipapalit natin sa surplus. Ayan. Matinis pa ho ang surface niyan. Kaya naman ang release bearing na luma, papalitan natin yan. So update ko kay mamaya mga kabro. Sasampa ko muna ang clutch lining at pressure plate. Bago nga pala tayo magsasampa, magkakabit ng clutch lining at pressure plate mga kabro, kailangan ho gagrasahan ho natin itong pilot bearing. Ayan ho, ayan ang pilot bearing. Ayan, grinasahan ko na ho yan. Ipakabit na lang ho natin itong takip. Grinasahan ko na ho yung kanina. Yan. Ayan nga pala ang lumang lining na tinanggal dito. Ito ang isip na ho. Halos kabit na rin ho ang isip. Ito ang papalitan. Kaya naman ang bagong papalit natin mga kabro. Ito. Kailangan ho, may gamit ho kayong pang-align mga kabro na main drive, ito para ho sentro ho ang pagkalapat ng lining dito sa flywheel at ganun din sa pressure plate. At bago ho ikakapit ang lining mga kabro, dapat ho malinis ho ang surface nitong flywheel. Dapat wala ho yung grasa o langis. Malinis, pupunasan ho yan. Ganun din ho sa pressure plate. Yan. Kasi ho, kung may grasa at langis yan, maaaring mag-slide ho ang ating clutch. Hindi ho gagana ng ayos ang ating clutch. So ayan mga kabro, mano-mano ko itong isasampa mga kabro. Bubuhatin ko po ang pressure plate at nakalagay na din ang clutch lining sa pressure plate at isasampa ko na dito. So ayan, panoorin nyo po mga kabro. Tips lang po mga kabro sa pagkakabit po ng clutch lining. Ang position po ng clutch lining ay ganito po. Ito pong makapal na umbok na yan, ito po
yan po ay sa pressure plate side. At yung manipis naman po ng umbok, ayan po, manipis po yan. Ito, manipis po yan. Yan naman po ang sa flywheel side. Dito po. Ayan. Okay. Kung itasampok ko na po mga kabro, medyo magigat lang ako ito. Panoorin po. Lalagay na ho natin mga kabro ang pang-sentro. Hindi ho muna natin nilipatan ng lakat yan. Naka-trade lang ho ang suporta natin na tornilyo. Boom! Ganyan ho. Ayos ho yan. Saka na ho natin lalapatan ang mga tornilyo ng pressure plate. Sa paghihigpit nito mga kabro, kailangan ho tapatan. Pag ito hihigpitan, pagkataas dito, dito naman ho. Ganyan. Pag nailapag na ho ito, dito naman ho. Pag nailapag na ho ito, dito naman. Dito. Dito sa kabila. Yan, balik naman ho tayo dito sa umpisa. Dito. Hanggang sa malapag natin ho ito mga kabro. Na ho yan dito.
nipit na ako yan mga kabro. Transmission na lang ho, isasampan natin maya maya. So ayan mga kabro, ayos na ho yan. Ayan ho. Nipit na ho yung mga tornilyo na yan. 8 piraso lang ho ang tornilyo ng pressure plate. So ito ang tips ko sa inyo mga kabro, pag nag-check po ng lining, ng clutch lining na itong J08 katulad ho nito, dito ko lang ho yan sinisilip. Pag ito ho, ayan yung clearance na ho na ito, pag ito ho ay dumikit na ho ito dito, ibig sabihin ho yan manipis na ho ang lining ng clutch natin. Ito, itong finger na to, itong diaphragm na to, diaphragm type ho ito. Ayan, yan nakita nyo ho yung clearance na ho yan, ito ho, ito. Yan ho ang pinakakapal ng lining. Kaya ho, pag ito ho ay dumikit na ho ito dito, sa labi na ito, yan, yan nakita nyo ho yan, yung kulay itim na ho yan, nag-white, yan ho ang pinaka-clearance. Pag yan ho ay dumikit na ho dyan sa dito ho, sigurado ho manipis na ho ang lining. At mapapansin din ho ng driver, maganit na ho ipasok ang cambio ng mga, ng cambio niya. Ayan, yan lang ho ang tinitingnan ko mga kabro pagka manipis na ho ang lining yan. Yan siwang na ho yan. Pag dumikit na ho itong finger dito, check ho manipis na ho ang lining. Katulad ho nito mga kabro. Yung binaba. Yung binaba natin ho ang lining yan. Yung nanong ho, sakto-sakto lang ho yan sa rivets. Ayan ho, buti na ho, hindi ho inabot ang rivets eh. So ayan mga kabro. At isa pa ho sa pag-check ng clutch lining mga kabro, malalaman din ho dito po sa push rod ng clutch booster. Ito ho, ito ang push rod ng clutch booster. Pag ito hong clutch fork niya ay tumapat ho sa, sabihin na natin sa mag 9 o'clock na ho siya, o ay 10 o'clock, kaya ganyan. 10 o'clock. Ibig ho sabihin yan, manipis na rin ho ang lining. At yun nga, yung mataas na ho ang, mataas na ho ang finger doon sa diaphragm. Kaya ho ito, tatapat na ho yan, magna 9 o'clock na ho ang pinakaano niyan. Pero pag yan ay nag 11 o'clock, ayan ganyan mga 11 o'clock, ibig sabihin ho, makapal pa ho ang lining. Dito rin ho tinitingnan ang kapal ng clutch lining. Ayan ho, makapal pa mga kabro. Pero doon ho, pag ako ho nag-check, doon talaga ho ako nag-check, nagbabase sa pressure plate. Sureable ho yan doon, pag doon ho ako tumingin, siguradong kitang-kita na ho na manipis na ho ang clutch lining. Lalo-lalo na ho pag nagpapatrobal ang driver na maganit na ipasok ang cambio niya. At malalaman naman po yan sa monitoring ng clutch kung kailan ho nagpalit ng clutch lining. So ayan mga kabro, abangan nyo na lang ho mamaya uli ang pagsasampa natin ng transmission. Ayan ho, papalitan ko pa nga pala ng release bearing. Ito, bago na po ang gagabit natin release bearing yan mga kabro. Ayan, nilinis ko muna ng diesel ang pagkakabitan ng release bearing bago natin ikabit ang bagong release bearing. Bago natin ikabit ang bagong release bearing mga kabro, kailangan i-re-repack muna natin. Ayan o, i-re-repack muna ng grasa ang loob kasi kukunti ho ang grasa niyan. So, ito ang return spring niya. Dito yung nakakabit. Okay na yan mga kabro. Alamin ko muna sa taspat. Ito na. Okay na yan. Ay, tinaasan mo nga ito. Ganyan, balong ko nila. Para
dito sa tapos pala. Atin ba ito? Enjoy lang na yan? Oo, dito sa kanya. Pero okay ito, mapaga lang. Oo, mapaga. Ayan mga kapro. Okay, parang nga palipot ka. Oh, bumatel ba? Bakit? Hindi ko alam yun. So ayun mga kabro, isang panahon transmission. Ayun o, nakabit na ang clutch booster at ang cross member propeller, nakabit na ho yan. So titesting na lang ho natin ito mamaya mga kabro. Update ko ho kayo mamaya ulit. Bro, testing na ho natin, paandarin na ho natin ang ginawa nating clutch. Start mo na mga kabro. So ayan, magkakarga muna tayo ng hangin mga kapro. So ayan mga kapro, ititesting ko na ho. Punong na ho ang hangin. Ayan ho. Testing na natin ang clutch mga kapro. So ayos, lumapas lang po to. Ayos na ho.
ayos. Ayos ako mga kabro. Reverse. Yon. Segunda. Tercera. Quinta. Sixta. Ayos na ho. Okay lang ito mga kabro. Ayan, okay mga kabro. Hanggang dito na lang ang ating video tutorial. Salamat nga pala sa nanonood at sumubaybay sa ating mga video. Maraming salamat ho. At sana ho may natutunan kayo at nakuhang idea kung paano ho magpalit ng clutch lining ng bus. Hanggang dito na lamang po. Ingat po tayo lagi mga kabro.